Good morning! Pinagpala ba ang bawat isa? Palakpakan natin ang Panginoon! Hallelujah! Alam natin ngayon ay ito yung pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesus. Kaya kung medyo patay pa ang Panginoon dyan sa ating puso at sa ating kaisipan, kailangan mag-resurrect na yan. Ang ilagay nyo sa sarili nyo si Jesus, the risen Lord. Huwag na yung nakapako. Di na pwede yun. At huwag na yung maliit. Kasi hindi na rin pwede yun. Dapat yung nasa panahon natin ngayon is the risen Lord. Jesus Christ, the risen Lord. Kasi yung kasama natin ay laging buhay. Hindi yung patay, kundi yung laging buhay. Kasi para iakay tayo doon sa mga lugar na pinaghahanda niya para sa atin. Amen po ba? So, basahin natin ang text natin ngayon sa umagang ito. Siguro magtataka kayo bakit itong kinuha ko. Sa chapter 11 ng John, verse 11 to 27. So, babasahin ko. Diyan na ba kayo? Dinugtong pa ni Jesus, natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Pupunta ako upang gisingin siya. Verse 12, Panginoon, kung natutulog lang po siya, ay gagaling siya. Sagot ng mga alagad. Verse 13, ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na si Lazaro. Ngunit ang akala ng mga alagad ay talagang natutulog lamang ito. Verse 14, dahil dito ay tuwiran sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. Ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon. Nang sa gayon ay sumampalataya kayo sa akin. Tayo na. Puntahan natin siya. Verse 16. Sinabi ni Tomas na tinawag na kambal sa kanyang mga kasama. Sumama tayo sa kanya nang mamatay tayong kasama niya. Wow. Sino bang gustong ganun? Mga ayaw nyo ha. Verse 17. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang apat na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro lamang ang layo ng Jerusalem sa Bitanya. At maraming Hudyo ang dumalaw kina Martha at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Nang mabalitaan ni Martha na dumating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria naman ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Martha, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Subalit alam kong kahit ngayon ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Yan ang pinakamagandang statement dito ni Martha. Verse 33, muling mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. Subalit si Martha, alam ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumampalataya sa akin, kahit mamamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniwala ka ba sa sinasabi ko? Sumagot siya, Opo, Panginoon. Naniniwala po akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa inyo, sa'yo, na kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Tayo pong natin manalangin. Purihin ka, Panginoon, sa pagkabasa ng iyong mga salita. At salamat sa mga salitang ito
na binigyan mo na naman kami ng lakas, ng kalooban, pag-asa na pagdating ng araw, ganito rin ang gagawin mo sa aming mga buhay. Ang mabuhay, magpakailanman, makasama ka sa iyong kaharian at kami po ay iyong sasamahan lagi. Kaya, Lord, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, hinihingi po namin ang pagkilos sa aming mga buhay, sa aming puso, kaisipan, na maituon lamang namin ang aming mga puso, kaisipan sa iyong mga salita. Maunawaan, maintindihan, at ma-picture out namin sa aming kaisipan, sa aming pananaw, na kung paano mo kami isasama sa iyong kaharian. Kaya sa umagang ito, patatakin mo ang bawat isa dahil sa iyo lamang kami makakakuha ng kalakasan at wala ng iba. Ngayon pa lang, salamat sa gagawin mo at sa gagawin mong matagumpay sa aming mga buhay. Kaya inaangkin namin ito, binabalik ang kapurihan sa iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Napakaganda, palakpakan natin ang Panginoon. Ganun ba ang ating excitement? Katulad ng narinig natin dito sa buhay ni Martha. Pag ang Panginoon ba ang pinag-usapan ng Panginoong Jesus, tayo ba ay masaya, masigasig? At andun yung parang antagal na panahon na hindi nagkikita. Alam nyo ba yon? Yung pag ang isang taong pinakamahal mo, malapit sa'yo, pag nagkita kayo, halos hindi na magkahiwalay, parang may epoxy ba na? O kaya may, ano ba ito? Rugby. Ngayon, ang karamihan kasi, ang parang pag pinag-usapan si Jesus Christ, parang baliwala na. Parang ano na lang yan. Kumbaga, ano yan, bugbog na ang tainga natin sa pangalang Jesus Kristo. Kaya kung tawagin natin, hindi lang Jesus. Baka si, ano yan, yung ano, Jesus na kung sino lang yun. Dapat si Jesus Kristo na nabuhay sa cross ng Kalbaryo. Kumplituhin natin. Kasi maraming kapangalan, kung walang apelyido, mahirap. Baka madaya tayo. So, ang title ko ngayon is The Resurrection from the Dead. Resurrection, ang pagkamuhay muli mula sa kamatayan. So, what must we do to attain the resurrection from the dead? Yan. Ano pang gagawin natin? Ang unang puntos dito, we must believe that Jesus is Lord. Sabi ng 20 hanggang 22, nang mabalitaan ni Martha na dumating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria naman na iwan sa bahay. Sinabi ni Martha, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Subalit, alam kong kahit ngayon, ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anuman hingin ninyo sa kanya. So napakatindi ng statement na ito na alam ko lahat na hihingin mo sa Ama ipagkakaloob niya. So kung nananalangin ba tayo, ganun ba ang ating pagtitiwala sa ating Panginoong Jesus? Alam ko Lord na paglapit mo sa Ama, ibibigay ng Ama sa akin yung kahilingan ko sa iyo. Sana ganun tayo. So makikita mo po natin dito, ano ba ang ibig sabihin ng Lord? What do you mean by Lord? Ang Lord means someone who is having great power and authority. Mayroong siyang kapangyarihan at otoridad, ruler, master. Kaya nasabi ni Martha, Panginoon, kung narito lamang kayo, hindi sana mamamatay ang kapatid ko. Ito yung pinaka-sentro ng ano, Lord, sabi niya. Ngayon, makikita natin, ano ba ang pagkakilala ni Martha kay Jesus bilang Panginoon?
who is powerful, someone who can raise the dead to life. At wala siyang pag-aalinlangan na magagawa ito ng ating Panginoong Jesus. She undoubtedly believed that Jesus is Lord. So anong sinabi ni Martha? Oh, how does Martha relate to Jesus as her Lord? Paano natin dito nakikita sa passage na ganun nga ang attitude ni Martha na ang Panginoong Jesus ay Lord? Sa atin ngayon, ano ang attitude natin sa Panginoon na sinasabi natin siya ang Lord? Sabi ng 20, babalikan ko ulit, nang mabalitaan ni Martha na dumating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria naman na iwan sa bahay, sinabi ni Martha, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana mamamatay ang kapatid ko. So ang nakita natin dito sa buhay ni Martha ay andun yung pagkasabik. Dahil matagal, alam natin na ang istorya nito, si Jesus Christ ay laging kasama-sama nila si Maria at saka si Martha. Kaso nawala na, napalayo na, dahil siyempre si Jesus Christ, ang punto dito ay nagmi-ministry yan kung saan-saan siya pumupunta. Pero hindi makalimutan ng mga magkakapatid na ito, kasama si Lazaro, kung gaano kalapit sa kanila si Jesus. Kaya nung dumating ito, nung pagkakataon ngayon, sabi ni Martha, sana, kung narito lang sana kayo, hindi sana mamamatay ang aking kapatid. So napaka ano dito, na ibig sabihin, may inaasahan si Martha sa kanya. So parang tayo, sana Panginoon ko nang dito ka lang sana sa akin, hindi na sana ako, hindi sana nangyari sa akin ang mga bagay na ito. Diba ganun? Ganun sana. Kaso bakit tayo nagkakasala, nakagagawa ng mga mali? Dahil ang sa totoo lang yan, wala si Kristo sa buhay natin. Saka lang tayo nahihimasmasan at saka lang tayo tumatawag sa Panginoong Jesus kung malala na ang nangyayari sa ating buhay. Kaya paglapit natin, nananalangin, eh di iyak-iyak tayo. Ganun lang naman yan eh. Di ba? Ngayon, napapaalala sa atin na dito sa buhay ni Martha, longs for the presence of Jesus. Hinahanap niya yung presensya ng ating Panginoon. Nagnanais si Martha na makasama lagi ang Panginoon. Tayo ba? Yung bang ninanais natin or tuwing Sunday lang at saka Bible study, pwede na yun. Sa ibang araw, ako naman ang masusunod. Di ba? Pero dito si Martha hindi. She believes that if Jesus is with them, all things are possible. Kaya ni Jesus buhayin ang patay. Sabi nga ng Matthew 19, verse 26, all things are possible. So kung narito sa buhay natin si Jesus Christ, kung kasama natin lagi, sabi nga natin, kung nasa sa atin si Kristo, no one can against us. At kung nasa kamay tayo ni Kristo, walang makakaagaw sa atin. At kung naniniwala tayo kay Kristo, si Kristo at ang Ama ay mananahan sa ating buhay. At hindi rin tayo kayang agawin sa kamay ng Ama. So dalawa na yon. Sabi ko nga noong Friday, nasa kaliwa sabihin natin si Jesus Christ, nasa kanan yung Ama, hawak-hawak tayo pero nagpupumiklas tayo na lumayo. Diba? Yan ang mga debatable na mga issue eh. Na bakit daw nasa kamay ng Panginoong Jesus, nasa kamay ng Ama, kung bakit napapalayo yung Kristiyano. Ay, ang sarap na ng buhay mo sa kamay, lumulundag ka eh. Yan lang yung kasimple. So ano yun? We must long for God's presence in our lives. So makikita po natin yan. Doon sa 2021 na nabasa ko, kung mananampalataya tayo na si Jesus ay Panginoon natin, makapangyarihan sa lahat, siya ang tumutugon sa lahat ng ating pangangailangan. Okay ba sa atin yon?
Sa physical, sa spiritual, dapat naroon din ang pananapik natin na makasama ang Diyos sa buhay natin. So kung hindi tayo lagi, sabi nga natin sa mga napapag-aralan natin, paano natin mariresist ang kaaway? Una, anong gagawin natin? Magsasubmit tayo sa Panginoon. Kung ginagawa natin lagi yan, na lagi tayo nagsasubmit o nagpapasakop sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus, naniniwala po ako na napakaganda ng ating kalagayan kasi sa presensya ng Panginoon may kapayapaan. Sa presensya ng Panginoon may kagalakan. Sa presensya ng Panginoon andun doon ang provision. Walang stress. Ano pa? Sa bagay sa Samsung may S4 na yan. Sa ano pa? Wala kang hahanapin pa. Sabi nga, may kontento sa buhay. We have contentment in the presence of God. Hindi ibig sabihin na sa presensya ng Diyos ay nandun ka lang nakaganon loob isang araw, isang buwan, di ka na nagtatrabaho kasi sabi mo, nasa presensya ako ng Diyos. Mali po yun. Kahit nasa trabaho ka, kung under submission ka sa authority ng Panginoon, naniniwala ako na andun ang blessing niya sa atin. Alam natin, okay, pagpalain tayo sa lahat ng bagay, pero kung wala ang blessing ng Panginoon, mayroong isang part dyan sa buhay mo na mayroong kaguluhan. So, anong gusto natin? Kung yan ang gusto mo ay payapa, nag-i-enjoy ka sa lahat, sa negosyo, sa lahat na bagay, may kapayapaan ka, wala kang problema. Napakaganda ng buhay mo, kapatid. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! So, napakaganda ng ating buhay. Kaya dapat ang gawin natin, lagi tayong may pananapit na makasama ang Panginoon sa ating buhay. Amen ba tayo dyan? So, yun ang kailangan natin. We have to long for Jesus Christ. So, paano ba nakikipag-ugnay si Martha kay Jesus bilang kanyang Panginoon? Pangalawa po, nagtiwala siya sa Panginoon at sa kanyang mga pangako. So, si Martha ay nagtiwala sa ating Panginoon sa kanyang mga pangako. Tayo, paano din dapat tayo nakikipag-ugnay kay Jesus bilang ating Panginoon? So dito po, tingnan po natin ang buhay ni Martha. Makipag-ugnayan tayo sa Panginoon. So we must trust God and His promises for us. So ito po, sabi nga dyan, subalit, alam kong kahit ngayon, ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin nyo sa Kanya. So andoon ang kanyang katapatan, yung kanyang pananampalataya na alam ko, sabi niya sa Panginoong Jesus, alam ko na kung anuman ang hingin mo ngayon sa Ama, tsak na ipagkakaloob sa iyo. Ganun ba tayo? Ganun ba tayo? O minsan pagdating, o na sana ang aking nahin, pero nagbago ang isip ko. Ano ba yung sabi ng verse ng Bible? Kung ganyan ang isip mo na parang alon, huwag mong asahan na mangyayari ito sa'yo. So, mapapansin po natin na dito, makikita natin sa verse 22 na yan. Subalit alam kong kahit ngayon, ipagkakaloob sa iyo ng Diyos ang anumang hinginin niyo sa Kanya. Napakaganda nito. At yun dapat ang ating laging maalala. Pero hindi naman nyo pwedeng i-claim yan kung malayo naman sa iyo si Jesus. Ang pinakamahalaga dito, yung relasyon ni Martha sa Panginoong Jesus na kahit malayo siya, ando doon yung kanyang pagnanais na laging makasama. Sana ganun tayo. Alam natin na ang Panginoon ay hindi natin nakikita. Pero sabi niya, sabi ng scripture,
Mapalad yung mga tao na kahit hindi natin nakikita ang Panginoong Jesus, naniniwala at nananampalataya tayo sa Kanya. So naniniwala ba tayo na may Diyos? Oh, praise God! So yung pang pinaka panghawakan natin, magtiwala tayo na kung ano man ang hingi natin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, naniniwala ko na ibibigay yan. Depende na lang sa ating relasyon, pagtitiwala at pananampalataya. So pangalawa po, what must we do to attain resurrection from the dead? We must believe that Jesus is the Christ. Siya yung Kristo. Kanina siya yung Lord. Ngayon naman siya si Kristo. Huwag yung sasabungan, ha? Mga may nag-iisip dyan. Si Kristo. Jesus Christ is Lord. Sabi nga natin. Ito, we must believe that Jesus is Christ. Sa verse 27, sumagot siya, Opo, Panginoon, naniniwala po akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahan darating sa sanlibutan. So, makita natin dito na binigyan dito ng punto yung Christ, the word Christ. So, sabi nga sa verse 40, sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sumasampalataya ka, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang sagot ng Panginoong Jesus kay Martha, na sinabi ni Martha, oo, naniniwala ako, ikaw ang Kristo. So ano bang Kristo? What do you mean by Christ? Christ comes from the Greek word Christos, which means the anointed one, or the chosen one, the Messiah, or the Son of God. So ito yung mga kahulugan ng sinasabi na Kristo. Christ is really more a title than it is a name. So makikita po natin, Christ comes from the Greek word Christos, which means the anointed one, the chosen one, the Messiah, the Son of God. So ito po ang makikita natin sa title niya. He is sent into the world para ano? To save the world. Diba? To save the people from sin. Siya ang sinugo ng Diyos Ama para iligtas ang tao sa kasalanan. So kaya siyang ipinakilala na He is the Christ. He is the Lord. Ano ba? The Emmanuel, which is God with us. So alam dapat natin yan, Emmanuel, God is with us. Kaya napakaganda ng pangalan Emmanuel. Kasi pag narinig si Eman, it means God is with us. Pero ang nakakalungkot kay Eman, walang gusto sa kanya. Dapat sana nandunong kasi Emmanuel, which means God is with us. Pero makikita natin dito, paano natin mapapatunayan na si Jesus ang Kristo, ang sugo ng Diyos? Yan dapat. Dapat malaman natin bilang mananampalataya, dahil alam natin na siyang tagapagligtas. Ano naman ngayon ang reaksyon natin patungo sa Kanya? So dapat alam natin ito, at dapat ganun din ang response natin sa ating Panginoon, katulad ng ugali ni Martha. So makita natin, we must allow Him to enter into our lives so we can prove that He is the Christ. Kasi kung hindi mo papapasukin sa puso mo si Jesus Christ, hindi mo mararamdaman, hindi mo mararanasan kung ano siya sa buhay mo. So kaya nga bakit lagi natin nasasabi na yung acceptance. Alam ko naman, sa una nating pagtanggap sa Panginoon, binibigkas lang ng bibig natin, pero ang puso natin malayo sa Kanya. Parang parisiyo ba? Confessing with your lips, but your heart is far from me.
sabi ng Panginoong Jesus. Pero, kalaunan, dapat nare-realize natin, paano ba kayo? Sabihin natin, illustrate natin, doon sa mga kabataan, o sa atin, pag may una kayong nakilala, naliligawan, sa una, medyo pa simple-simple, malayo pang relasyon. Medyo pa tingin-tingin, pakindat-kindat, yung mga ganun. Pa simple-simple, pa parang manok na medyo gumaganon-ganon muna. Ganon-ganon muna. Pero pag nakita nyo na kalaunan, nagkakaroon ng development, sabi nga, close relationship. Huwag lang umabot dun sa hindi maganda. Ngayon, tayo ba sa Panginoon? Mayroon ba tayong close relationship sa Kanya? Yung mutual relationship na halos lahat na hinain mo na i-confess mo ba sa Kanya? Dapat dito makita yung wala na ba? Kaya nga sabi nga dyan, hindi kita slave, ngayon ay kaibigan na kita. Dahil ang kaibigan nasasabi ang kanyang problema sa kanya, sa isa, at si isa naman yung may problema nasasabi sa kanya. So ando doon yung barrier na wala na. Nagkakaroon ang pagtitiwala sa isa't isa. Ngayon ang tanong ko, ganun din ba ang pagtitiwala natin sa Panginoon? Kaya dito nga natin makikita na kilala mo ang Diyos mo at ang Diyos mo kilala kanya. Kasi pwede naman yan eh. Kilala mo ang Diyos, pero ikaw, hindi ka kilala niya. Mayroong ganon. Bakit? Halintulan natin. Maraming artista, tuwang-tuwa ka. Kilala mo siya. Sinusundan mo siya. Ang tanong, kilala ka ba nung artistang kilala mo? Hindi. So mali, di ba? Palakpak ka ng palakpak, hindi mga kilala. Sa mga basketball player, sikat na basketball player, sino pa ba yung mga importe? Si LeBron, si Curry. Wala na lang yung chicken, chicken curry. At tapos ano pa? Oh. So, makikita po natin dito na tumantuwa tayo. Pumapalakpak tayo. Ay, nakashoot. 3 points. Pagdating sa Panginoon, hindi ka ngayon makapalakpak. Pero, kung titingnan mo yung estado ng Panginoon sa'yo, aba, kayang in split second, kuhanan ka ng hininga, tapos ka. So, dapat magkaroon tayo ng takot sa ating Panginoon dahil ang Panginoon mismo, nagagawa niyang lahat sa atin. So, dapat pahalagahan natin ang relasyon natin sa Kanya. Hindi yung parang baliwala lang. So, makita po natin dito na dapat unawain natin sino ba si Kristo sa buhay natin. Ando doon, sabi nga dito ni Martha, naniniwala po akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan. So yan po, alam na natin si Kristo, siya yung anointed one, siya yung chosen one, siya yung Messiah, the Son of God, the Emmanuel. So, siya ang Savior ng ating buhay, tagapagligtas. Kaya nga, pinadala siya ng ating Ama. Sa John 3:16, ano sabi doon? For God so loved the world, na ibinigay si Kristo sa atin, para tayo ay magkaroon ng kaligtasan at maibalik tayo doon sa Ama. Siya rin ang maghahanda ng ating pupuntahan. Ano sabi doon? Gagawa siya ng maraming mansyon. Kaya kung ating tirahan ay maliit lamang, nakamansyon ka doon. Amen ba? Praise God! So, at least mayroon ka ng mansyon. Ano, Brother Carlo? Kaya huwag ka na mangarap dito ng malaking bahay sa lupa. Doon ka na mangarap sa langit. Kasi yung lupa mo dito, kahit gaano yung bahay mo dito, kahit gaano kalaking mansyon yan, iiwanan mo pa rin doon, permanente ka. Dito, may contract lang tayo dito sa lupa. Parang taga Middle East lang yan. Trabaho sa Middle East, may kontrata ka. Ako, minsan, dahil naranasan ko na yan, kay maliit ang tirahan ko, kay malaki, okay pa rin ako kasi nasanay na ako tumira sa malaki.
nasanay na ako tumira sa mga carpeted, yung laging naka-aircon. Minsan, ano nga yan, inaanay nga yan kasi yung bahay ko, di ko mapuntahan eh. Doon ako nakikitira sa mga kasama ko na maliliit, na pwede lang ako sa sopa matulog. Pero yung bahay ko, ang laki. Ang lawak ng ano, yung master bedroom ko, king's bed pa ang nakalagay, kahit tatlo kayo doon, kasya, pero ayaw kong humiga doon. Parang naalangan ako eh. Pero doon sa sopa, mas tuwang-tuwa ako. Nakalawin pa yung pa ako. So, di ba? Ganda lang yun. So, ang importante doon, komportable yung buhay mo. So, una, paano natin mapapatunayan na, si Jesus Kristo, ang sugo ng Diyos? A, we must allow Him to enter our lives so we can prove that He is the Christ. Maranasan po, mapapatunayan po, totoo nga, siya talaga ang Kristo. At ito ang nabanggit ni Martha. So, papasukin mo siya sa iyong puso. Sabi ng 27, naniniwala po akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos, na inaasahang darating sa sanlibutan. So, pangalawa, we must experience the glory of God in our lives to prove that Jesus is the Christ and working in us. So, napaka, dapat ito pa ang maranasan natin na si Kristo nga, naranasan ko, naramdaman ko kung paano niya ako, katulad ng mga testimony niyo, kung paano niya ako sinakit sa oras ng kamatayan. Kaya ang masasabi ko sa kanya na siya ang Kristo na kumilos sa buhay ko. Diba? Alam natin na parang nag-iisip tayo, paano mangyayari yung sinasabi ni Pastor? Kung nakatuon ang puso, isip natin sa kanya, mararamdaman mo kung paano siya kumikilos sa buhay mo. Bakit hindi natin nararamdaman? Bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, nanonood ka ng medyo upgrade naman natin. Huwag na yung ano, abot kamay, luma na yan. Yung ano na, yung Netflix naman. Halimbawa, may pinapanood ka na Netflix na seryosong-seryoso ka doon. Halos yung pinapanood mo, nararamdaman mo ngayon sa sarili mo. Parang minsan nga, napapaganon ka pa pag binabaril eh. Gumaganon. Yung napansin yun, napapailag. Yung mga matindi yung labanan ng ano, pagkarapit, gumaganon ka rin. Gumaganon. Yung umiilag ka. So dito natin makikita na feel na feel mo si Netflix. Yung pinapanood mo kung sino man. Pagdating kay Kristo, ay parang natutulog pa. Paano mo mararamdaman yan? So wala. Pero kung yan, at makikita mo habang nanonood ka, subukan mong tatawagin ka ng nanay mo o sino man tumawag sa'yo. Oy, anak, nakaganong ka pa, seryoso ka dun sa pinapanood mo o kaya computer o medyo upgrade natin, LM, ano? Hindi, binaliktad ko lang yun. Yung email, nagaganong ka seryoso. Kahit na binabato ka na ng ano, di mo napapansin. Kahit na alas 12 na ng madaling araw, buyag ka, alam mo naman walang kakahantungan yan ang ibibigay lang sa'yo dyan na provision ay buyag. Pero, di mo napapansin yun. Pag tinawag ka, di mo napapansin. Wala kang pinapakiramdaman sa likod mo. Parang ganun tayo. Pag busy tayo sa isang bagay, kahit na tinatawag ka ng Panginoon, kinakausap ka, gumaganon ka pa, tumigil ka dyan. Kaya seryoso ako dito sa pinapanood ko. Di ba? Kaya paano mo mararamdaman ang presensya ng Lord? Paano mo mararamdaman itong pagkilos niya sa buhay mo na andutuon, nagpapaalala sa'yo? Wala kang maalala. Kasi ang layo ng isip mo. Lagi kong sinasabi, kapag na-itunod mo ang channel sa 7, hindi mo mapapanood ang channel 2. Pag itunod mo sa channel 2, hindi mo mapapanood ang channel 7.
Kung ang isip mo, hindi mo itinuon sa Panginoon, tinuon mo sa sanlibutan ngayon ang makikita mo. Pero pag itinuon mo ang isip mo sa Panginoon, anong sabi ng Colossians? Set your mind on things above. Kasi ang mararamdaman mo ay ang puro na makikita mo kung paano mamuhay sa langit. Dito pa lang sa lupa, pinapraktis mo na yan. Kasi kung hindi ka pumasa sa probisyonary dito sa lupa, hindi ka ngayon ma-admit sa langit. Diba? Kasi dito pa lang, tinitraining tayo. Kaso ang mga naituro sa ating isip ay ang sa kanalang pagdating ng Panginoon. Wala na po. Kasi judgment day na yan. Ngayon, nawala pang Panginoon, pinapaalala sa atin na kailangan ibigay na natin ang lubos-lubusan ng ating buhay sa Kanya. Wala namang mawawala sa iyo. Magpapatuloy ka pa naman mamuhay dito. Yung mga hinihingi mo sa Kanya, ibibigay naman yan. Ang mas maganda pa nga yan, ilalayo ka sa kapahamakan, sa kasalanan, para hindi ka mamroblema at hindi ka magkaroon ng kapahamakan sa buhay. So ayaw ba natin yan? Napakaganda ng ino-offer ng Panginoon. Pero bakit tinatanggihan natin ito? Sa ayaw man natin sa gusto, sabi ng scripture, kung ayaw mo, alam mo na kung saan ka pupunta. Pero kung dito ka sa akin, sabi ng Panginoong Jesus, maganda ang kalalagyan mo. So mamili tayo. Kumbaga ano lang naman yan eh. Choice mo yan eh. So ikaw din ang masusunod. Kasi kung voluntary mong tinatanggap ang Panginoong Jesus sa buhay mo, then mararanasan mo yung mga sinasabi dito ni Martha. So B, we must experience the glory of God. So sa verse 40, sabi dito, sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, ito ang word, kung sasampalataya ka, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. So kung tayo ay nananampalataya sa Panginoon, maraming ipapakita ang Diyos sa buhay natin. Magtatataka ka. Sasabihin mo, dati, hindi ko nagagawa ito, pero bakit nagawa ko? Dati, pag ganito, problemado na ako, ngayon masaya pa rin ako. So, maraming imposible sa atin na naging imposible sa Panginoon. Nakala natin, hindi natin kaya, pero pag hiningi natin sa Panginoon, kinakaya natin. Why? Dahil dinisign ng Panginoon ang tao na laging kasama siya. Sa Garden of Eden, bago ginawa ang tao, it pre-provide na ng Panginoon ang lahat ng kanyang kakailanganin. Wala sanang problema ang tao. Pero alam mo ang tao, naghahanap ng problema. Laging ganon. Gusto ng Diyos mapabuti ang gagawin ng tao, ayaw maging mabuti. Di ba ganon? Magandang kalalagyan dito, aalis dyan at maghahanap ng problema. Makikita na lang natin yan sa example ng mga lasingko. Hindi pa nakontintong uminom doon sa bahay. Lalabas pa yan. Kasi maghahanap ng mas mabigat na problema. Doon ang problema lang sa bahay yung asawa. Paglabas, nakikipaghabulan lang sa kalsada. Ganun lang ang tao eh. Pero dito sa Panginoon, gagawin ka pang mabait. Kung gaano ka kabait ngayon, mas lalong magiging mabait ka pa. Dito sa mundo, kung gaano ka katapang, mas tatapang ka pa. Kaya dito natin makikita ang kapangyarihan ng Panginoon sa isang tao. Kahit na gaano pa siya katapang, gaano pa siya kabarumbado, pag sumama, pag pinapasok niya ang Diyos sa buhay niya, magtataka, ang bait na ngayon ng tao na yun. Dati, hindi ko yan malapitan dahil baka sapukin ako. Pero ngayon, kahit alinaasar ko, ang bait pa rin. So, nakita natin ang kapangyarihan ng Diyos kung paano kumikita sa tao. So, ang pangatlo, what must we do
to attain resurrection from the dead. We must believe that Jesus Christ is the resurrection and the life. So dito natin makikita na napakahalaga ni Kristo sa buhay natin. Kasi nasa sa Kanya ang kapangyarihan ng resurrection and the life. At kung tayo ay maniwala sa Kanya, sumunod sa Kanya, yan din ang mararanasan natin sa huling araw. Ngayon ang iba, sabi niya, may kausap ako nito nung nasa Oman ako. Naku, pagdating ng panahon, sabi ko, lahat tayo ay haharap sa Panginoon. Sabi niya, hindi talaga ko haharap. Kahit anong gawin niya, hindi daw siya harap. Sa isip-isip ko lang, yung pag-iisip na yan ay isip ng tao. Pero hindi mo alam na kahit hindi ka humarap, pag tinawag ka, kung si Lazarus nga, nung tinawag eh, nakabalot na at patay, nadaganan na ng mga bato eh. Pero bigla siyang bumangon eh. Ganun po tayo pagdating ng araw. Pagdating ng paghuhusga, tatawagin tayo lahat. Wala kang karapatan tumanggi dahil siyang may gawa sa'yo. Pag-uras na sabihin na ng Panginoon, humarap kayo dito lahat. Makita niyo yung mga tatay pag galit na galit. Iniipon yung mga anak. Hali kayo dito lahat. Tapos yung medyo matigas ang ulo, nasa dulo, pag ganun-ganun eh. Di ba ganun? Doon ngayon, makakatikim ng palo o ano. So, dito, lalo na dito sa Panginoon na nasa langit. Judgment yan. Lahat, maglalabasa yan. Huhusgan. Sabi sa verse 23, muling mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. Sumagot si Martha, alam ko pong siya mabubuhay muli sa huling araw. Yun ang pagkaisip niya, huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. So tingnan niyo ang word. Ang sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. So makita natin dito yung present and future. Sabi niya, naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Ito ngayon ang question sa atin ng Panginoong Jesus. Naniniwala ba tayo sa sinasabi niya dito kay Martha? Praise God. Dahil ito ang basihan kung gaano tayo kaseryoso sa pagtanggap natin sa Kanya. So mapapansin natin dito na sabi ng Panginoong Jesus kay Martha, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Ang sagot ni Martha, alam ko kung mabubuhay siya sa huling araw. Sagot ng ating Panginoong Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. So wala ka nang hahanapin pa dito. Pagkabuhay, muling pagkabuhay at ang buhay. So kung wala ang Kristo sa atin, wala tayo nito. Walang pagkabuhay at walang buhay. Kaya minsan may kumakanta, ano ba naman ang kanta mo? Walang buhay. Di ba? Ano ba naman? Kararating mo lang, ang itsura mo walang kabuhay-buhay. Ah, ganun. Kaya ano ba yung pagkabuhay? Hindi yung nandun sa lipingan, biglang umangat ng ganun, oh. Mamaya, bigla kayo natakot, lalo na paggabi. Ang alas dos ng madaling araw. Karinig man kayo ng tok-tok dyan na kumakain yung daga doon sa dingding ng ano. Sabihin nyo, may multo. So dito nakita natin na si Jesus Christ, sinabihan si Martha. Ako ang buhay. Ako ang muli pagkabuhay. At ako ang buhay. So may dalawang ideya ng resurrection dito na naisip ang ipaunawa ng Panginoon na sinasabi niyang ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Siya ay tumutukoy sa dalawang ano, resurrection sa hinaharap at resurrection sa kasalukuyan. Kaya pinakita niya dito kung paano niya pinuhay si
Lazarus. Ibig sabihin, nakita ng mga tao na makapangyarihan talaga si Jesus Christ. Mayroong isang verse sa Bible, ewan ko lang kung nailagay ko dito, na kaya niyang, sabi niya, kaya kong ibigay ang aking buhay at kaya kong kunin muli. Diba? Nabasa niyo yun? Na kaya niyang ialay ang kanyang buhay at kaya niyang kunin ulit. So dito natin makikita yung authority, yung kapangyarihan na pinagkaloob sa kanya ng Ama. Na kaya niyang ialay ang kanyang buhay. Kaya nakita natin, inalay niya ang buhay niya sa krus ng Kalbaryo. At kaya niya muling kunin. Kaya nakita din natin, resurrection siya pagdating ng 4 na araw. So, nandoon sa kanyang kapangyarihan. So, dito pa lang, makikita na natin na walang ibang makapangyarihan sa lahat kung hindi ang Panginoong Jesus. Walang makakapagligtas sa tao kundi sa pamamagitan lang niya. Walang makakapunta sa Ama. Ano ba yung verse na yan? 46, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ. So, walang ibang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Kaya ang daming illustration na walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Pero may sagot ang pilosopo dyan. Parang ganito lang niya, Pastor. Kung papunta tayo ng Cubao, mag-taxi ka. Ako mag-jeep. Yung isa naman mag-motor. Pare-pareho tayo makakarating sa Cubao. Ah, dito sa Cubao yun, dito sa lupa yun. Pero sa langit ka ko, wala, isa lang doon ang dadaanan mo. Skyway. Kay Jesus Christ, I am the way. Yung skyway yun. Papunta, isa lang. Walang makakapapunta sa langit. Kasi hindi pwede, hindi kaya ng motor yun at kaya ng jeep, kahit aeroplano eh. Kahit yung rocket ship, kahit si Elon Musk pang pumunta doon. Hindi niya kaya yun. Kaya niya yung buwan siguro. Ayaw kami, nadadaan na namin yung buwan eh. Pagpapunta kami ng probinsya, buwan, bulan, sorsogon. Ano ngayon? Di ba? Buwan yun. So makikita po natin dito na walang makapangyarihan sa lahat kundi ang Panginoong Jesus. Kaya kung may mga mali tayong naiisip o paniniwala na makakarating tayo sa langit at hindi si Jesus Christ ang dadaanan, huwag na nating paniwalaan yun. Kasi kahit nasuyuri natin ang Biblia mula sa umpisa, sa Old Testament hanggang New Testament, isa lang ang pwedeng daanan. Skyway. Jesus Christ, the risen Lord. Doon tayo dadaan. So ano ito? Yung resurrection. Sa hinaharap, anong sabi nito? Muling mabubuhay ang iyong kapatid. Sabi ni Jesus. Sumagot si Martha, alam ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw. Yun ang iniisip ni Martha. Huling araw. Sa verse 25, ang sino mang sumasampalataya sa akin, ito ang sabi ni Jesus, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Mamamatay ka man, muli kang mabubuhay sa pagdating ng katapusan ng panahon. So yung rapture. Pero sa kasalukuyan, sa hinaharap, ito ang ginawa ng ating Panginoong Jesus kay Lazarus. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17. Thessalonians, pakipindot. Meron ba dyan? Wala. Ito, sinit ko lang. Sabi dito, sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng Arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit. Ito yung first na dating ng ating Panginoong Jesus. Mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Verse 17, pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaat kasama ang mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. So nakikita natin dito na ito ang mangyayari sa tao. Pagdating ng Panginoon, ang second coming kasi, hindi yung pagdating sa alapaap. Yun na yun. Unang stage pa lang yun.
Kumbaga, hindi talaga final na second coming yun eh. Meeting in the air, hindi touchdown dito sa lupa. So doon tayo sasalubong sa Panginoon para yung sabi ng ano doon sa namatay na siya, Ama, tanggapin mo ako. Parang ganun tayo. Lord, punta na ako dyan. O, nasa Alabaab. Ang tanong nga, sabi ko, qualified ba tayo dyan? Na pagdating natin, Lord, I submit my spirit. Eh, tingnan natin. Kaya nga, yun ang lagang sinasabi ko na kailangan ang buhay natin maging kaaya-aya ito sa Panginoon. Kasi, sayang, pagdating ng oras ng takdang panahon na ninais ng Lord, wala itong petsa, wala itong eksakto na date, araw, buwan, taon, kasi marami na nagsasabi noon, maliit pa ako, parating na daw ang Diyos, ito, tumanda na ako, wala naman. Pero, sabi nga ng scripture, pasalamat tayo, dahil ang haba ng pasensya ng Lord na binibigyan tayo ng panahon pagkakataon na mapanumbalik sa Kanya. Nang sa kayong pagdating, kasama niya tayong lahat. Ngayon, nasa sa atin yun. Choice. Para bang yan, depende yan sa'yo. Bigyan ka ng pagkain kung kakainin mo o hindi. So ganun, binigyan tayo ng Ama, ng tagapagligtas si Jesus Christ. Nasa atin yun kung tatanggapin natin. So itong sinabi sa 1 Thessalonians 4:16-17 na darating ang pagkakataon, pagtunog ng trompeta. Trompeta. Si trompeta, trompeta. Ay tayong lahat ay kusang pupunta doon sa Alabama. So wala dyan na sasabihin mo, ayaw ko. Doon sa mga totoo sa Panginoon. Pero yung hindi totoo, kahit sabihin niya, Lord, di ba, nagpalayas naman ako ng mga masasamang espiritu. Lumayas yun dahil sa pangalan mo, pero itong nagpapalayas, hindi kwalipikado. Kaya maiiwan ka. So makita po natin na yan po ang mangyayari sa hinaharap, na magkakaroon tayo ng automatic. Kung nabubuhay ka, automatic palit ng katawan. Yung katawan mong luma, magiging papasok na doon sa glorified body. Ngayon, kung hindi pa tayo abutan ng ganyan, mamamatay tayo, ililibing talaga tayo. Parang katulad ng kay Jesus Christ. At pagdating ni Jesus Christ, doon pa lang tayo i-resurrect. Kaya resurrection na yun eh. Pero sa kasalukuyan, sabi sa verse 26, anong sinabi sa verse 26? At sinumang nabubuhay at sumasampalatay sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Sabi niya sa verse 27, sumagot siya, Opo, Panginoon, naniniwala po kung kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan. So dito sa verse 26, ang bawat nabubuhay at naniniwala sa Panginoong Jesus ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ba tayo? Kaya nga, minsan eh, na-illustrate ko dito na kung yung unang pagtanggap natin sa Panginoong Jesus, may resurrection na ng spirit doon sa loob. Kaya yun ang yung tinatawag natin na born again. So, pag na-resurrect na yan, kalaunan, nagiging ano siya, sabi ko, bagong panganak, hanggang sa lumaki, hanggang sa nauutusan, hanggang sa kayang-kaya na niya, matatag na siya. So, sino ang sisisihin doon kapag yung na-revert na spirit ay mahina? Sino ba nagdadala niyan? Hindi mo pwedeng sisihin sa kay pastor, kay brother, kay yung leader. Sino kaya may dala niyan? Sino may dala ng sarili mo? Di ba ikaw? Di, sisihin mo ang sarili mo. Kasi, malinaw naman sinasabi ng Panginoong Jesus eh. Tinanggap mo, nabuhay ka. Paano ba? Paano ba lumakas siya? Sabi niya, the word of God is the food of our soul. Ang salita ng Diyos ay pagkain ito.
Dapat pakainin mo siya lagi para lumaki. Mayroon bang tumataba, mayroon bang lumalaki na hindi pinapakain? Subukan mo ang bata. Huwag mong patitiin niya ng 2 buwan. Anong mangyari dun sa bata? Oh, sa ano, saan ang punta niya? Hospital. Edidextrose. Ano? Lagyan ng ano yun? Yung pampalakas ng ano? Oh. Ay, yung Kristiyano na hindi kumakain ng salita ng Panginoon, kailangan din edidextrose. Ganun ba? Kasi mahina na. O baka mamaya pagkain ng bigla, masira ang bituka. So, lagi ko nasasabi ito, kung nakikita mo ng kaluluwa mo, baka tumakbo ka pa, sabihin mo bultong. Yung pala, bayan sa bayan, nakaangir ng ganun, no? Kasi ayaw mo pakainin. Di ka ba naawa sa kaluluwa mo? Dapat naawa tayo. Parte ng buhay mo yan, kapatid. Kung hindi mo yan, tutulungan, bandang pagdating ng huling araw, hindi ka rin yung tutulungan. Sasabihin niya, ayaw mo sa'yo. O, dito ako kasi, sabi ko nga, anong tinuturo mo sa Espiritu na na-revert? Siyempre, ang hinahanap niyan mula sa Panginoon. Kasi, connection mo yan sa langit eh. Ngayon, kung ang tinuturo natin ay sanlibutan, ang lalakas ay ang ating laman. Sinful nature. Kaya kayang hindi makakapenetrate, hindi makakadumina ang espiritu na na-revert. Sabi nga, may nag-question sa akin, pambihira, may kausap ako nung isang araw na naman, di ko sasabihin sa inyo. Sabi niya sa akin, di ba po, pastor, ay matagal na siyang nag-a-attend eh. Mga 15 years na eh. Ibig mong sabihin, hindi pa siya talaga Kristiyano. Sabi ko, ang dapat tanungin siya eh. Kasi, doon nga, ay nagkakasala. Sabi ko, o ito nga, tatanungin kita. Ang Kristiyano ba nagkakasala? Amen. Oo, lahat naman tayo nagkakasala. Pero ang Kristiyano ba nagpapatuloy sa kasalanan? Amen. O hindi, dapat. Bakit? Ay mayroon nagpapaalala sa iyo dyan sa loob. Kung buhay yan. Kung buhay ha. Kung na-resurrect yan. May magsasabi sa iyo, mali yung ginagawa mo. Tingnan mo na yan. So, nahihimas-masang ka. Kaya, ibig sabihin, may buhay yan. Pero kung yung ginagawa mo na mali, ay walang nagpapaalala sa'yo, mukhang questionable yan. Nagkasala ko, ay natural. Tao tayo na nandito pa sa lupa, magkakasala ka. Pero ang tanong, di mo ba makikita yan na mali ka talaga? Dapat kung ikaw ay may buhay dun sa loob, nararamdaman mo yan, masakit sa kalooban mo. Akala mo lang sa tingin ng sanlibutan, siga ka, pero hindi nila alam, nagmumuhinoy ang puso mo sa ilalim. Hindi mo lang masabi, ngingiti-ngiti ka lang, tatawa-tawa ka lang. Kaya minsan yan, pag may problema, pupunta ngayon sa, sabi niya, if you have a problem, drink wine. Gaganon yun. Hanggang sa makalimutan. Pero ang tanong, makalimutan mo, sanog lamang ng isang oras. Kasi sa sobrang kalasingan mo, nakatulog ka, pero pagkising mo, mas ang daming problema. Hangover, di mo pala alam, nasapok mo yung asawa mo, ano ba? Tapos pala, yung pinag-inom mo doon na naghakot ka ng barkada, utang mo, naubos yung sweldo mo, di duble-duble ang problema mo. Diba? So nakikita natin dito na yan ang sa sanlibutan. Kaya ipinako na ng Panginoon niya sa cross ng Kalbaryo para maiahon tayo. Pero huwag niyong isipin na si Jesus Christ ang nagpakahirap doon sa cross ng Kalbaryo. Sabihin mo, kasama ka na doon. Aba, mahiya naman tayo. Dapat, sikapin mo sa sarili mo na maiwas din tayo doon. Kasi ang sabi ng iba, lahat naman tayo, binayaran na ng Panginoong Jesus, binayaran na ng Panginoong Jesus yan eh. Kaya kahit tayo hindi maganyan, okay na. Kahit pa isisi lang tayo, mali eh. Eh, kaya nga, pinakita sa sanlibutan kung paano ang Panginoong Jesus sumunod sa Ama kahit na umabot sa punto ng kamatayan, masunod lang niya ang Ama
At pinakita naman ng Ama ang kapangyarihan kung paano siya buhayin muli dahil sa kanyang katapatang pagsunod sa Ama. Na ito ang pinapakita sa atin kung paano rin tayo makasunod sa sinasabi at pinapangaral ng ating Panginoong Hesus para pagdating ng araw, ganun din matutulad din tayo sa Kanya na mabubuhay muli. Pero huwag natin sabihin na hindi natin susundan ang Kanyang ginawa tapos magkiklaim tayo na mare-resurrect tayo. Tama naman yun, mare-resurrect tayo. Kaya lang, doon sa eternal death. May resurrection din lahat eh. Pero, separation from God, yung makasalanan. Doon pa lang sa Garden of Eden, sinampulan na eh. Noong nagdasala si Eva at Adan, pinalayas na doon sa sa Garden of Eden. Kasi ang Garden of Eden, banal yun. Eh ngayon, pag wala ka na doon sa piling ng Panginoon, ibig sabihin, outside the Colombo ka. Di ba pag nag-away yung misis at saka si mister? Outside the Colombo. So wala doon sa presence ngayon, di ba? So yun ang mangyayari. Gusto ba natin yan? So hindi. Kaya ano ang gagawin natin? So ang Panginoong Hesus, ang buhay, sabi niya, buhay sa langit, buhay na naliligtas, buhay na walang hanggan, ang buhay ng Diyos ay isang bagay na maaring makamtan ngayon sa pamamagitan ni Hesus. So yun po ang dapat natin pagsikapan habang maaga pa tayo, habang bata-bata pa tayo. Ako nga, matanda na, patuloy pa rin ang pagsisikap eh. Aywan ko sa inyo. Sabi ko nga lagi, sa mga kasama ko doon sa Abu Dhabi, kahit anuman ang gawin nyo, hindi na tayo talaga magpapangabot. Kasi pagdagdag mo ng isang taon, dadagdag din ako. So, paano nila ako maabutan? Kung 65 na ako, di sila, kung ikaw, kung nagkita tayo, ang edad ko ay 60, at ikaw ay 40. Pagdating ko ng 65, 45 ka, hindi ka pa rin makakaabot sa akin. Kasi yung taon, pag abanti mo, abanti din ako. Kaya lang, una-unahan yan. Ang ano lang dyan, mahirap, una-unahan lang tayo pagpanaw sa mundo. Kaya, sikapan nyo, pagsikapan nyo na hindi kayo mauna sa akin. Dapat sikapin nyo na mas mauna ako sa inyo. Di ba? Pero ang masakit dyan, pag nauna kayo sa akin, una-unahan lang yan. So, anong gagawin natin? Kasi, sasabihin ng Panginoon, hindi ko muna kukunin yan eh. Nagpapagamit yan sa akin eh. Okay, muntik na nga akong makuha dun sa Abu Dhabi. Buti na lang. Sabi ng Panginoon, hindi mo na pwede. Balik ka muna sa Pilipinas. Ganun lang yun. Kahit na mamamatay ka na, dapat masaya ka, di ba? Wala namang mababago sa'yo. Mamatay ka, mabuhay. Mamatay ka ulit, mabuhay. Dapat na nanatili yung kapayapaan, kagalakan ng Panginoon sa'yo. Kasi hindi naman apektado yan. Ang apektado dyan, yung kapaligiran mo. Kasi sila, ang iniisip nila, naku, kaya tingnan mo pag may namamatay, di ba? Ang pinupuntahan natin sa mga namamatay, yung mga buhay doon, na huwag mawala ng pag-asa at maituwid pa ang kanilang buhay. Pero doon sa patay, wala na, patay na yun eh. Ano man iyak mo dyan, ano man paglulumpasay mo dyan, wala na po yun. Nung medyo naghihingalo pa, nung medyo pinapapunta ka dahil gusto mong arugahin siya, ayaw mong arugahin. Nung namatay na, magsisisigaw ka dyan. Hindi, ano yun. Kung kailan na pwede pang kumain ng masarap, hindi mo pinakain. Nung namatay na, kung magdala ka ng prutas, napakadami. Sino ang kakain doon? Tapos ipapatong mo pa sa, ano yun? Sa puntong. Wala nang malay yun. Wala na tayo. Ha? Kaya mahirap po. Di, actually, bakit nagkakaganon ang tao? Hindi naman niya alam yun. Yan ang paniniwala niya. Makikipag, kahit man ako sa panahon na yun, kundi ako nakakakilala, ang gagawin ko, magagalit ako sa iyo pag sinita mo ako ng gano'n ang ginagawa ko. Kasi diyan nakatuon ang isip ko. Sasabihin ko pa, bakit? Ano ba ang pakialam mo sa akin? Gusto ko to eh. Pero kung mabuksan ang puso kaisipan natin, na alam natin, hindi tama yun, yung mga sistemang gano'n. Doon lang
Doon lang tayo, kaya sabi, doon ka lang makakalaya sa gapos ng paniniwala na yun. So buksan natin ang sarili natin. Kaya, what must we do so that the resurrection can happen to us? Ano yan? We should believe that even if we die, we will live again. Dapat itong panghawakan natin, maniwala, manampalataya tayo na kahit na tayo ay mamatay, siguradong mabubuhay pa rin tayo. Parang hirap isipin, no? Mukhang sabi niyo, ito ba yung sinabi ni Pastor? Ay pinatunayan dito ng Panginoong Jesus kay Lazaro. Pag binasa niyo yung teksto na pinakita ko, yung buong chapter na yan, makikita niyo na kung paano tawagin ng Panginoong Jesus si Lazaro. Bumangon ka, Lazaro. Bumangon siya. Yan yung sinabi ng mga verses sa Bible na kahit na ang patay ay naririnig ang Panginoong Jesus. Biro mo, patay si Lazaro, pagsigaw niya, narinig, bumangon. Kaya yung sabi ng kaibigan ko, hindi raw siya babangon eh, kung si Lazaro siya eh. May balot pa, pero bumangon. So dito makikita po natin na pinakita ni Jesus Christ kung paano mabuhay, kaya niyang buhayin ang tao, at pinakita rin ng Panginoong Jesus sa atin sa pamamagitan mismo niya na siya'y namatay at nabuhay muli. Bigyan ko kayo ng mga verses. Sabi ng Lucas chapter 24 verse 6 to 7. Sabi nga doon kanina, ayan. Wala siya rito. Yun yung tanong doon nung nasa paligid. Siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo nung nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangan ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa cross. At sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. So dito, nagkatotoo yan. So makita natin dito na ang Panginoon, lahat na sinabi niya ay totoo. Walang mali doon sa sinabi niya. Kung paano niya ni-raise up si Lazaro, na-raise up din si yung buhay niya nung pagkakataon na yon. So sabi sa chapter 1 ng 1 Peter chapter 1 verse 3 and 4. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Ito papunta sa atin to. Tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay. Ano ito? Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo, ni Jesus Kristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanan di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo, para sa atin. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. So yun ang panghawakan natin, yung pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. At itong binabanggit sa Peter, napakahalaga niyan. Pero mo yan sa verse 5, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. So pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. So kung wala tayong pananampalataya, wala ang pag-iingat ng Diyos sa atin. Bakit ka nagkaroon ng pananampalataya? Sa pakikipagrelasyon mo sa ating Panginoong Jesus. Kung wala kang relasyon sa Panginoong Jesus, wala kang pananampalataya. Kung hindi mo inaaral ang salita ng Diyos, hindi lalakas ang iyong pananampalataya. Kaya nung kailangan, sabi niya, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Habang hinihintay natin, kaya huwag tayo mawala ng pag-asa. Manampalataya tayo. Dapat lagi tayong uhaw sa presensya ng Panginoon sa pag-aaral ng kanyang salita. Huwag tayo manglupaypay. Sabi sa 1 Corinthians 15:20-23, ngunit ang totoo, muling nabuhay si Kristo,
bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. So dito, hindi lang isang verse sa Bible, napakadami niyan. Pero ano ang sinasabi dito? Totoo itong nangyari. Sabi, ngunit ang totoo muling nabuhay si Kristo bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Bubuhayin ang mga patay. Verse 21, dahil sa isang tao na si Adan, dumating ang kamatayan sa lahat ng tao, at dahil din sa isang tao na si Kristo, muling mabubuhay ang mga patay. Nakita natin ang comparison. During the time of Adam, siya, dahil sa pagkakasala niya, dawit tayo doon. Ngayon, dumating si Jesus Christ, kailangan ilipat natin ang ating buhay na under sa pagkadamay natin sa kay Adan. Mawawala lang tayo kay Adan kung inilipat natin ang buhay natin kay Kristo sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa Kanya bilang personal Lord and Savior. So dahil sa isang tao na si Adan, dumating ang kamatayan sa lahat ng tao. At dahil din sa isang tao na si Kristo, muling mabubuhay ang mga patay. Sapagkat kung paano tayong mga tao ay mamamatay dahil sa kaugnayan natin kay Adan, ganun din naman dahil sa ating kaugnayan kay Kristo, tayong lahat ay mabubuhay. Amen ba dito? Amen po ba? So, ang kaugnayan mo kay Kristo, yan ang magpapatunay na mabubuhay muli tayo. Kung ang kaugnayan mo kay Kristo ay alanganin, mukhang hindi yan magpapatunay. Kasi wala kang matibay na ugnayan kay Kristo. Ngunit may kanya-kanyang takdang panahon. Ito na yung sinasabi ko. Eh, una-unahan lang yan. Kaya siguraduhin nyo na mauna ako sa inyo. Ngayon, kung mauna kayo sa akin, eh pasensyahan na lang. Unang sabi dito, ngunit may kanya-kanyang takdang panahon ang muling pagkabuhay. Unang nabuhay si Kristo, pagkatapos ang mga nakay Kristo naman ang bubuhayin pagbalik niya rito sa mundo. Ito yung sinasabi ko kanina. Sample, pinakita ni Jesus Christ kay Lazarus na mayroong resurrection. Tapos siya mismo, ginawa niya yan sa cross ng Kalbaryo. Ito yung nabanggit dito. Pagkatapos naman kay Kristo, ang mga na kay Kristo naman ang bubuhayin pagbalik niya rito sa mundo. So ang tanong, na kay Kristo ba tayo? Sabi ng Scripture, kung wala kang Espiritu ni Kristo, ano sabi doon? Hindi ka kay Kristo. Yun ang tanda na kailangan to make sure that you are in Christ. Kailangan the Spirit, yung na-born again. Kaya lagi ko iniisis yung born again na yan. Para makita tayo, makita yung kakaiba na tatak. Sabi nga, silyo yan eh. Ano, alam nyo ba yung silyo? Alam mo, kung nagpapastol kayo, yung mga baka, ako naranasan ko ito eh. Yung mga baka, paghalo dyan sa mga maraming baka, kaya namin, nilalagyan namin yung tatak dyan dito sa pigi, para makita yung number, para malayo, paalam mo sa iyo yan. So, makikita po natin na kailangan nasa sa atin yon. So, ngayon, ito na, last verse. Papakita natin yan. 1 Corinthians 15, 55 to 58. Itong naranasan ni Jesus Christ, ito yung huling kaaway ni Jesus Christ, yung kamatayan. Pero napagtagumpayan niya yon. Napagtagumpayan niya yung temptation sa kanya kay ni Satan. Napagtagumpayan niya yon. Tapos ang huling kamatayan, napagtagumpayan niya. Sabi ng 55, nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Parang nang asarpay to si Pablo dito ah. Nasaan ang iyong kapangyarihan? May kapangyarihan lamang ang kamatayan sa atin dahil sa ano? Dahil sa kasalanan. Kaya kung gusto niyong mapunta sa pagkabuhay muli,
layo niyo ang kasalanan. Kasi yung kasalanan ang hahawak sa'yo para hindi ma-fulfill ang resurrection. Kasi bubuhayin tayo muli. So, kung para hindi makapanghawak sa iyong kamatayan, alisan mo ang kasalanan. Bakit napakos si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo? Dahil sa kasalanan natin, kaya nagkaroon siya ng kamatayan. Pero hindi sa kasalanan niya yun. Kasalanan natin yun para mapakita niya pa na tinubos tayo. Ngayon, ang mga natitirang gagawin nasa bawat isa na yan sa atin. Kung gagawin mo, kung gusto mong pumunta doon sa buhay na walang hanggan. Sabi sa 56, may kapangyarihan lamang ang kamatayan sa atin dahil sa kasalanan at may kapangyarihan ang kasalanan sa atin dahil mayroong kautusan. Verse 57, ngunit salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng tagumpay. Saan ito makukuha? Sa mga bagay na ito, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So saan ang tagumpay na kasalalay? Kay Jesus Christ. Sabi ko nga kanina, ayusin natin ang relasyon natin sa Panginoon kasi dito nakasalalay lahat ang ating katagumpayan. Dahil kung hindi natin ayusin, nasa sa atin na yun. 58. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo. Ito na po. At huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawain ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. So itong pagsisikap natin, hindi ito para kay Pastor, para sa Kanya ito. Kaya sikapin, yan. Bible mismo ang nagsasabi niya na huwag tayo panghinaan ang kalooban, kundi manampalataya tayo. Dahil pagdating ng araw, sabi na naman ng Ecclesiastes, lihi man o hayag, magsusulit tayo sa Panginoon. Kaya sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Lord, kami po'y nagpapasalamat sa magandang umaga na pinagkaloob mo sa amin. Na muli mo pinaalala at pinakita na mayroon kaming buhay na pagdating ng panahon, bubuhayin mo muli kami at isasama mo sa iyong kaharian. At matibay mong sinabi na kailangan ang pananampalataya namin sa iyo ay naroon na siyang nagpapatatag sa amin pagsunod sa iyong kalooban. Kaya tulungan mo kami maisakatuparan yung mga salita na aming narinig ngayong umaga. Lord, tulungan mo kaming mapalayo sa anumang tukso ng sanlibutan dito sa mundo. Hayaan mo na ang aming diwa, ang aming puso, ang aming kaisipan ay lagi lamang maituon sa iyo. Salamat Panginoon, dahil ikaw lamang ang aming pag-asa, wala nang iba. Ikaw ang aming buhay, ikaw ang aming, you are the God that provides, ikaw ang muling buhay, ikaw ang muling pagkabuhay, ikaw ang inaasahan namin at wala nang iba. Kaya sa oras na ito, Lord, let your Holy Spirit ay maiparanas mo sa buong nandito sa Iglesia, Panginoon. Hayaan mo na maging kasama ka namin lagi saan man kami pumunta, O God. At Lord, ipaalala mo lagi itong amin na pag-aralan ngayong araw na ito na tunay ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. You are the Lord. You are the Christ. You are the risen Lord. Kaya salamat sa ginawa mo sa aming kalagitnaan. Inaangkin namin ang katugumpayan nito lahat at ibinabalik namin ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin.